today, ang gagawin po natin ay ang continuation ng COVID test nung last 2 months. So, pasensya na po at sobrang delay po ng continuation natin. Medyo na-busy lang po talaga. Ito po ang unang test na ginawa namin. Inulit po namin yung test dahil kung mapapansin nyo po sa unang test, ang instruction po kasi ay 5 drops lang pero napadami. Hindi lang po 5 drops yung nailagay namin. And ang naging resulta po ng test ay positive. So positive po ako sa COVID. And sinubukan po namin na mag-try uli ng another test. Mamaya po magte-test po uli ako para po malaman kung talagang positive po ako. Baka po kasi napadami lang yung lagay ko dun sa test kit. So I'm hoping na magiging negative. Makikita po natin na dalawang line yung nandun sa test kit. So, ibig sabihin po ay positive po ako sa COVID-19. So, kailangan ko pa rin po maghintay ng 15 minutes based sa instruction para sa valid result ng COVID test natin. After 15 minutes po, positive pa rin po yung result. So, ngayon po, kailangan natin i-dispose ng maayos ang ginawa nating test. So, lahat po ng ginamit natin ay ilalagay po natin sa kanyang plastic. So, kasama po yan sa ating test kit. So, automatic po, pagkatapos po ng test, ilalagay po natin siya sa plastic para po sa proper disposal. Dahil nga po meron akong pagkakamali sa kung ilang drops ang nailagay ko sa test kit, susubukan ko po uli na mag-test ng panibago para po ma-sure kung positive po ba or negative po ako sa COVID-19. Sa part 3 po, i-discuss po namin kung paano po namin nalampasan ng anak ko na babae. Tama po, siya po ay 10 years old pa lang. Kasama ko po siya sa room, kaya nagkaroon din po siya ng COVID. So, sa next part po, i-discuss po namin kung ano-ano ang aming mga ginawa para malampasan ang COVID-19 at ilang araw po ba bago po uli kami nag-test para malaman kung negative po ba or positive pa rin ang test namin.
makikita po natin sa test kit, meron po siyang dalawang line. So, ibig sabihin po ay positive pa rin po ako sa COVID-19.